Hello everybody and welcome to another episode of MLROTW. Nandito po ako sa San Francisco International Airport. Layover ako and I figured, you know, might as well do it here, diba? Sayang oras. Of course, MLROTW, Makina Lady Riders of the World, we are doing this to push and promote and to show to everybody na ang motorsiklo hindi lang to para sa mga lalaki, pwede rin po to sa mga kababaihan. At ito lagi ko to sinasabi in each episode na there is no other point in time na meron tayong gantong karami mga women riders sa mundo. I mean, eto na yon. So yung next guest natin, nakilala ko po siya through Makina. Yung history niya with motorcycles goes way, 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 way back. In fact, second generation na po siya. Yung father niya, yung pamilya nila, isa sila sa mga pioneers sa mga nagdadala ng mga motor sa Pilipinas noong araw. Talking about her dad, Boy Lu, of course. And he has brought in many, many great brands. Kilala po siya sa industriya. And he is well respected by the community. So ito na, lumaki na sila. And I got to meet Joanne. Now, si Joanne is one of the marketing people for Motostrada. Ito na po yung, kumbaga, the return of their family in motorcycles. Sila po yung nagbigay sa atin ng CF Moto at MV Agusta. In this episode, marami tayong pag-uusapan, you know, syempre yung ibang mga perspective ng mga bayan. Marami rin silang na-experience. I mean, since the start of history, maraming discrimination talaga against women. One of the sad things that yung mga ibang to this day na mga dinadaanan ng mga kababaihan is yung mga kamanyakan. To tell you straight up, sexism, di ba? Pag tinitreat na sila as objects as opposed to human beings. So Joanne has her story with that as well. She's gonna share that with you in this episode of MLROTW. Again, welcome po sa lahat. This is Makina Lady Riders of the World. We expected something, something better than before. We expected something more. Okay naman. Thank you for taking time out. Be a guest here in MLROTW as we move forward and tell the stories of, you know, women riders that we meet along the way. Like what I said in my little intro, your dad was heavily into motorcycles before. One of the pioneers in the industry. How was it like? Well, growing up, siguro, mga 9 na pala. Ah, motor ka agad. Motor ka agad. Bata. Motocross muna. It was a peewee bike. Tapos, well, peewee. Oo, peewee. Bike. Muna, as in literal, bicycle lang ako nun. Pero nung nakasampa ako ng motor, wala na. Hindi ko na, okay. Hindi ko na matigilan. As early as 9 years old, ha? Mga gano'n, 9, 10, mga ganyan. Si dad, ina-encourage ako. Actually, hanggang ngayon. Si mom yung medyo kinakabahan. Mm-hmm. Pero yung dad ko kasi, lagi siyang hindi, basta kaya mo, go. Okay. Ganun siya. Very supportive si daddy. Paano yun? How was, meron bang mentor, coach that you went through? Or sabi ni daddy, sige, kaya mo na yan, dalawang gulong, kuhan mo, ito yung throttle, go. Medyo ganon si dad. There was a time na nung kinoconstruct yung golf course behind their village, nagpaturo ako kay Glenn Aguilar. Wow! So, yun ang mga nagturo sa the akin. The greatest before. Of all time, yes. Ika nga. Tawag nila kay Glenn is the GOAT. Yan. Doon ako pinaturuan ni daddy. Pinabayaan niya akong tumumba, tayo ako mag-isa, kaya mo yan, ganon. Grabe naman yung first coach mo. Peewee was the first, right? Yes. The first. What was the next bike na? Actually, nito lang ulit. We moved to the States, we weren't planning on going back. So, may time na hindi na ako nakapag-motor. Tapos nagpahinga kami sa industry. Until recently ulit, when which we opened. Which is, we came full force na. CF yes. Moto, of course. Motostrada na kami Motostrada, nun. Motostrada, oo. Going from a lull, biglang, motor na naman. Kasi, can you imagine, you're in a showroom. Taming motor sa harap mo, how do you choose what you wanna use for that day, di ba? Nung time na yun, super pigil. Kasi alam ni dad na nagmamotor na ako nung bata. Tapos ngayon, nung nakakita na ulit ako ng mga motor, sabi ko, shucks, parang gusto kong sampahan ulit. Tapos yung dad ko laging, hindi na. Kasi alam na niya na iba na yung industry ngyon kumpara dati. And the roads are crazy. Yun, roads are, the riders are different from way back noong 90s, di ba? Mas maaliwalas pa noon eh. Ngayon, ang sikip na ng kalsada, ang dami ng riders na hindi naman ganun ka pa kasana. Yung dad ko talagang medyo kabado na siya for me ngayon. Kung dati, todo push siya. Ngayon, medyo, Joanne, wait lang. Noong time na medyo hindi na niya ako mapigilan, ang ginawa niya sa akin, pinag-racetrack muna niya ako. Okay, kasi sabi great. Ni dad sa akin, ma-familiarize ka muna sa bike. Gusto niya kapag kumalat ako, nasa controlled environment ako. One way lahat. Oo. So, racetrack ako ng racetrack noong time na yun. Tapos eventually, ang nakapagpalabas sa akin sa expressway ay ang aming brand ambassador. Oh, si Bailey. Pumunta okay. ng house. Uh-huh. Chinika-chika niya yung dad ko na parang, tara, ano tayo, NLX tayo sa Sunday. Mm.
So yung dad ko medyo kabado. Na parang, CF Moto kagad yung sinabak mo? Yes. I should CF MK400. Agad. How often would you be riding since na medyo pumapayag-payag na daddy mo? Super dalas. Kasi ngayon, I ride to work na rin eh. Basta makita ko maganda yung weather, wala akong dala. Kunyari, yung laptop ko, sasakay ko sa kotse ng mom ko, ma, punta ka office, pasakay ng laptop ko para wala na akong bit-bit. Almost every day to work. Way of life na talaga. Oo. Kasi yung magkakapatid, ikaw ba yung most likely? Ako yung maano sa motor talaga. Galing. Where have you gone so far sa Pinas? Actually, hindi pa ako ganun ka nakakalayo. Kasi usually, ang pinaka-ride lang namin lagi kapag Sunday, breakfast, balik. So, mga short rides lang. Short rides mo, maya't maya eh. Halos every week with different groups, ganun. Usually, north. Medyo biased ako sa north kasi nung nakapag-south ako, na-realize ko iba yung kalsada ng north. Mas madali siyang. Meron bang plans for longer rides with friends in the future? Yes, definitely. Coming March, plano ko mag-Ironman. Sana, kaya. Okay. My dad supportive. Pero you can do it. Lagi yung sinasabi sa akin, pagpagod ka na, tigil mo na. Maghingi na daw ako ng rescue. Hindi. Kahit hindi ko siya matapos, it's actually the experience for me. So far, ano nakikita mong challenge in this day and age, riding as a rider, and also as a woman in the industry? Medyo mahirap siya as a female rider. You get a lot of discrimination, actually. Malalaman mo yun kung nag-online ka for the past few weeks. When you talk about discrimination, are you talking about how some men would baby you too much because you're a girl on a ride? What do you mean? Medyo may ganun. Lalo na if I'm riding with a new group. Medyo mansplaining sila masyado. Ako naman, like yung sinasabi, oh guys, relax lang. Ang term ko lagi dyan, meron kayong baby girl. May baby girl rider, ganyan. Ngayon, very careful na ako who I ride with. Mm-hmm. Meron naman ako laging parang consistent na kasama na mag-ride. Pero ngayon, mas maingat na ako pagdating sa ganyan para hindi na magulo. Okay. What other experiences did you come across wherein you felt na, you know, it's not easy being a girl in such a male-dominated endeavor? Hindi naman siguro secret yung nangyari recently, di ba, Zach? So, yung sa akin, I did see that. Yeah, just a bit of some context. You had the unfortunate experience na, let's call it spade a spade, na medyo, talagang binastos ka ng mga, yes, ng dalawang lalaki. Minanyak, in other words, di ba? And it's such a crass thing to say, but how did that happen? What was the situation? Bigay ko lang yung gist nung nangyari. Yeah. Just a few weeks ago, gusto ko nang mag-ride dahil hindi pa ako nakapagbataan. It was actually a loop. Yun yung plan nung time na yun. This is going to be the first time that I'll be riding with this group. Tapos, na-add kami sa group chat. Tatlo kami na bago nun. Tapos, after nun, nagkaroon ng isa pang group chat. So, dinisregard ko yung first one. And then, so, they put you in a group chat, tapos tinanggal ka sa group chat, nilagay ka sa isa. Oo, okay. Ganun yung nangyari. And then, nag-uusap na kami, nagtatanong na ako ng plans. Come dinner time of Saturday night, pagtingin ko, nag-backread ako dun sa first group chat, tapos nakita ko na. Yeah, and yeah, we don't wanna mention what's written there, but yeah, suffice to say, bastos talaga yung sinasabi nila doon. Some people would say it's just guy talk, but you have to understand, everyone who's watching this, you know, look at Joanne, she's in front of us right now, she's a woman, she's a mother, she's a rider, she's a human being, na hindi naman dapat ganun mga kabastos na sinasabi about it. Niyayayan nyo pa yung ride, diba? So, thank you for sharing that story with us, Joanne. Yeah, kalimutan mo na yung dalawang yan. I'm telling you right now, not all men are like that. Malas lang. Yun yung isa sa mga challenges. Actually, I wasn't expecting na magaganon ako. This actually isn't the first time na nangyari sa akin yan. Pero, nung nangyari to, I just couldn't keep quiet. Yung dahil nga it's male-dominated, laging challenge yung ano eh. Laging sinasabi ng mga lalaki na it's just guy talk. Mga ganyan. Kaya mas maingat na ako kung sinong kasama ko kasi you don't really know kung anong iniisip nila. So, lalo na kung magre-ride ka na wala kang kakilala sa mga kasama mo. Mm-hmm. Tapos, it's a new group. Medyo nakakatakot na rin. Lalo na for me ngayon, nakakatakot na kasi nakarinig ako ng guy talk. Hindi ko na alam kung anong iniisip ng mga yeah, to. Yeah, and you know what what's sad about this is that a lot of violence against women dyan nagsisimula eh. Because they are assuming that, itong girl na to, ganyan siya, ganito siya. You know, let's treat women with respect. Yung mga maniacs of the motorcycle industry. Pag naman, di ba? Kasi I guess ang isipin lang naman natin yan, meron tayong nanay, true, meron tayong kapatid na babae, asawa, anak, asawa, daughter, di ba? I mean, women, they're women. They're not objects. What's your advice to some women who get to experience that? I-post nyo. Call them out and then just keep doing what you're doing if you wanna ride. Or kahit hindi sa pagmumotor, any industry that's male-dominated, as long as you love what you're doing, keep doing it. Don't let anything stop you from doing what you want. And it's not like a guy versus girl thing. You are supported by both with what happened to you, both women and men. Joanne, kudos ako sa'yo. I mean, you're very strong. Look at you, di ba? You're out there, you come here guesting, you're smiling and all that. And to those guys who did that to you,
Well, I guess you just gotta man up and face the consequences. You mentioned that in-encourage ka ng father mo. Mabalik lang tayo doon. And you have a son as well. Ano, kaya mo ba pamotor din sa kanya? Knowing what you know now, I don't think you've had any major accidents yet, but you're kind of aware of the potential, di ba, pag-anak na. He's 8. Actually, ngayon, dapat, before pandemic, pinapaturuan ko na siya magmotor. Gusto ko rin siya magmotor. Ako kasi, I'll keep riding until I can. Mm-hmm. So, gusto ko kapag medyo matanda na si Ethan, kapag kaya na niya, yun yung bonding namin, ride tayo, out of town tayo, nakamotor kami, ganyan. As early as now, gusto ko maturuan na siya para by the time na medyo okay na, ano na siya, sanay na, ready na siya. Kaysa itakas niya, kaysa magmotor siya ng medyo mas matanda na, na hindi pa siya ganun ka-familiar. As early as now, lahat ng knowledge na pwede niyang malaman sa pagmumotor, susuportahan ni Mami. Okay, so before I let you go, you mentioned no major accidents. So ano lang yung mga mishaps na nadaanan natin so far? Minor things, laging drop. Because of my height, wala pa akong 5'1". So, lahat ng bike sa akin mataas. Thankfully, ano naman, wala pa namang major na lang kahoy. Wala pa namang accident talaga, mga alangani na drop. But hey, it never stopped you, di ba? Yes. I mean, laban pa rin ang laban. Pag-drop tayo agad, gano'n. What can you impart now with your fellow lady riders? Some advice for them? If you're starting, go through the process, yung tama muna. You can enroll. Ang dami ng schools ngayon para pagdating sa kalsada, yung iba, racetrack, ganyan, aral muna tayo lahat. Unang-una, para hindi tayo maliitin ng ibang guys. Dahil nga, bilang mga babae, laging may gano'n na, marunong mo magmotor yan, kababaeng tao. Mga gano'n. Sana mawala na yun. Sana. Inis na karunig ng gano'n. Pero yan, tuloy lang nila if they wanna try, slowly. Pero kung gusto talaga nila, don't let anything stop you. Okay. Thank you so much, Joanne. Thank you so much for your time. And let's ride soon. Ride soon. What's in the lead? Pinagsaluhang ngiti at mga pagturo sa lahat ng pinangarap mo sa ating dalawa. Bakit biglang nabaling na sa iba? Di na pa aasa. Mahirap tanggapin, pero mas mahirap.